Hello po. Hello po sa ating lahat, lalo-lalo na po sa aking mga kababayan dito sa Israel. At syempre, maging sa ating bansang Pilipinas. Ako po ay isang OFW dito sa Israel. At magtataka po kayo siguro kung bakit po ako nagbibideo ngayon. Nais ko lamang pong ipamahagi o sabihin sa lahat ng tao kung ano po ba ang buhay naming mga OFW. Unang-una po sa lahat, hindi po kami mga nagbabakasyon. Nandito po kami sa ibang bansa upang magtrabaho. Marahil alam po natin na ang buhay po naming mga OFW ay parang papetiks-petiks lang, pero nagkakamali po kayo. Kung inyo po titingnan lahat ng mga makikita nyo sa mga social media, may mga nahihirapan o medyo may namang mga masuswerte na maganda po ang trabaho dito sa ibang bansa. At wait lang po, ito po ay hindi po lahat. Lahat po ng OFW ay dumadaan sa mga butas ng karayom. Kaya mga kababayan ko at sa mga may pamilya sa Pilipinas na nandito sa ibang bansa, huwag nyo namang lustayin ang inyong mga pera sa walang kwenta o kung anumang bagay. Dahil alam nyo po ba na ang mga OFW ay kinakaya ang lahat ng hirap para lang sa ating mga pamilya. At isa na rin po ako doon na nagmamahal sa aking pamilya. At alam nyo din po ba kung ano ang ginagawa ng mga OFW dito? Naghihirap po, naglilinis, nagluluto, all around. Kahit na po kami mga caregiver, hindi lang po kami caregiver, ginagawa din po namin yung mga gawaing bahay. Kayo mga nag-iisip, wow, OFW, ay, nasa abroad, ang swerte naman nila. Hindi po kami maswerte. Bakit po? Una-una po sa lahat, kami po ay nasa ibang bansa at nag-iisa. Alam niyo po ba kung gaano kalungkot sa ibang bansa, lalong-lalo na kung wala kang pamilya dito? Kaya po, isipin po nating mabuti na hindi po kami nagbabakasyon sa ibang bansa. Mahirap po. Alam niyo din po ba guys, na ang mga OFW ay kung minsan, hindi na po kumakain niya ng masasarap. Bakit? Kasi iniisip po nila na yung kakainin nilang masarap, ipapadala na lang sa Pinas upang may pambili ng bahay. O di kaya, upang may pambili ng load si anak. O di kaya, para may pambili ng laptop si anak. Ano po bang inaasahan natin? Ganun po talaga ang buhay ng mga OFW. Tinitiis po nila lahat. Kung minsan nga, nagpapagutom na po sila, kaya sila namamaya. Para lang po may padala sa ating Pilipinas. Sa ating mga mahal sa buhay. Kaya po, sana po, huwag po nating lustayin ang mga pera na pinapadala ng mga OFW dyan sa ating bayan, sa ating mga pamilya. Kasi, hindi po ganun kadali ang buhay ng isang OFW. Sa pa po, alam niyo po ba, kung minsan gustong-gusto pong tumawag ng mga pamilya po natin, o kaya gustong-gusto po nating tawag, gustong-gusto ko po o gustong-gusto nila na tumawag sa pamilya, kung minsan, busy. Bakit kaya? Kasi po, minsan, yung mga iba, hindi na maharap si Mrs. O di kaya di na maharap si tatay. O di kaya di na maharap si kuya o si ate na nasa ibang bansa. Bakit? Busy. Busy saan? Sa kakalaboy? O di kaya busy sa mga gadget? Bakit po ba hindi po natin mapagbigyan ng konting oras lang yung ating pamilya dito sa ibang bansa? O bakit di ba, hindi po ba natin bigyan ng time si nanay para kausapin? Kasi mahirap po talaga sa ibang bansa. Akala niyo po pa ganun kadali na ang saya-saya namin kasi andito na kami sa ibang bansa, pero nagkakamali po kayo. Kung minsan po, naghahanap din po kami ng makakausap o dahil namimiss po namin kayo, gusto po din namin na makausap kayo. Kaya sana po, kung may nanay man kayo, ate, kuya, o papa na nasa ibang bansa, sana naman po, tawagan nyo naman paminsan-minsan, di ba po? Kasi po,
Miss na namin po kayong lahat dyan sa Pilas. Lalo-lalo na po ang aking pamilya ko. Kaya guys, yun lang po ang masasabi ko. Ang buhay po sa ibang bansa ay hindi po papetiks-petiks. Kaya po guys, alam ko kung isa ka man sa pamilya ng OFW dito sa ibang bansa, tawagan mo na si nanay. Tawagan mo na si ate. Tawagan mo na si kuya. Tawagan mo na si tatay. Kasi miss na kayo ng inyong mga pamilya dito sa ibang bansa. Kaya guys, kung gusto mo pa na makarinig o makabalita sa ibang bansa o bilang OFW, subscribe to my channel, GY Lovers! I love you!